Ano ba? Relax ka lang. Marlon, ha? Hindi uubra sa akin yung school of acting-actingan mo, ha? Ba't parang kang alima akong pinakukuluan dun sa loob at nagmamadali kang lumabas? Siguro may atraso ka dun sa may-ari ng coffee shop, no? Wala. Ano ka ba? Relax ka nga. Wala. OM. OM. Siguro nandun yung ex-girlfriend mo, no? O kaya, may girlfriend ka doon na natatakot kang sugurin tayo. Ilang araw pa lang nasa inyo si Victor, nahawa ka na ng pagiging cheater niya? Wala akong girlfriend. Tumigil ka. Ano ka ba? Ano pa sasabihin mo? Eh bakit galit na galit ka kay Victor? Kaya ka galit na galit sa kanya kasi pareho kayo. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. I hate you. Cheater ka. Manuloka. Ano ba? Tumigil ka! Kaya kayong mga malalaki. Manuloka. Tumigil ka! Manuloka ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Wala pa man din! Halika na! Halika na, sa tayo. Janine? Kamusta ang sarap niyo ni Victor? Sila ni Yvonne ang magkasama. Ano? Ay, naku, Janine. Di ba ikaw ang tinawagan? At ikaw ng asawa ngayon na. Delikado talaga yan. Pag laging magkasama ang mag-ex, pwede silang magka-developan at magkabalikan. Sige ka. Pag mag-back into each other arm sila, may iwan kang luhaan at suffering in silence. Victor, ano ba naman to? Lapit na. Siglit lang. Ano, sandali lang. Halos 30 minutos na tayo naglalakad. Kapag ako natagpulakat na dulas, ano yan? Ano ba naalala? Sa ako, dito mo ako sinagot. Sa lugar na to. I-clip natin nun eh. Kasama tayo kasi kinukulit kita. Hanggang sa mga ibang kasama natin na wala na. Sa ako, lahat naalala ko. Ikaw, hindi mo naalala? Kung ikaw, hindi mo naalala ako. Parang kahapon na nangyari sa akin yun. Dahil ito ko sinabi na mahal kita. Naalala ko. Dito ko rin sinabi sa'yo na mahal kita. Sawa, marami tayong alaala na masasaya. Hindi pwedeng palitan. Hindi pwedeng sayangin. Alala mo nung anniversary natin? Sumakay tayo ng Ferris wheel sa plaza. Tapos tumirik yung motor. Tapos takot na takot ka, iyak ka ng iyak. Sabi ko, ikaw umiyak, tikip yung mga mata mo. Tapos kinis kita. Tapos syempre, kumis ka din. Tapos paglilap ng mga mata natin. Sa baba na pala tayo, daming tao nagpapalakpakan. Woo! Tontwa sila. Tapos, kansaw sila ng ansaw. Hindi natin alam, ano pa si mama, nakita tayo, pilingot ako. Ayong birthday mo, naalala mo. Patay ka pera-pera. Bumili ako ng lugaw, 10 piso lang yun. Tapos nagsalo tayo. Tapos, ikaw, malungkot na malungkot. Kasi, wala tayong pera nga, di ba? Tapos ako, syempre, patawa ng patawa. Sumayaw pa ako nun, kahit hindi mo rin sumayaw eh. Kahit mukha na akong engot. Tapos yung sayo ko, ganito pa oh. Ha? Alala mo yan? Tapos ikaw, yung tao mo, pinipigil mo nung utot ka. Baho! Grabe naman siya makabaho, hindi naman sobra. Eh, yung una kang nagsiros, naalala mo? Ay. Doon kay Chinky na maglulonggri sa palengke, suki ni mamay. Naway-away mo ko noon, lahat ng tindera-tindera kampi sa'yo. Ano man dapat ikaselos eh. Ano walang dapat ikaselos eh, pinagkakalat niya na kayo daw. Paano magiging kami eh? Wala pa tayong kasal noon. Sus! Yung sumunod na nangyari, naalala mo? Tenta, huwag na, Victor! Ha? Kakaselos mo, hindi ka mga hinga. Huwag na ipaalala yun! Tapos meron doon pichil na tubig, ininom mo lahat oh. Glock, glock, glock. Pagtingin mo, glock, glock, glock. Pagtingin mo, andun yung posisyon pera, yak, sa buong ngipin. Nasama mo. Dalawa yun. Hello. Tapos nung kasal natin, nasama ko. Ganda mo dun, ha? Ikaw ang pinakamagandang babae nun. Hanggang ngayon. Sa harap ng Panginoon at sa lahat ng tao nandito ngayon,
Bitawang ko ang pangako sa'yo na gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng masayang pamilya at buhay. Sa hirap at ginhawa, sa abot ng aking makakaya, gagawin kong masaya ang ating uuwian, ang ating tahanan. Doon ay mamahalin at aalagaan kita sa bawat minuto na tayong magkasama. Yung pagkalinga na hindi mo mahanap sa iba, bibigay ko lahat yun sa'yo, Victor. Ang aking panahon, ang aking sarili, ang aking buong pagkatao. Tapos nung lumuhod ako, itong si Louis tsaka si Gary, bastos, hindi sinabi sa akin. At dun pa pala sa sura sa sapatos ko yung price tag. $69.75. Muntik pang bumuka. Pagdating sa reception, nag-chineras na lang ako eh. Tara na, uwi na tayo. Kaya na, ito muna tayo. Ganda rito eh. Baka mapagod ka, bawal sa'yo yun eh. Kasi nakatakungga, hindi ka naman sanay sa ganyan eh. Anong hindi sanay na kaya ako? Eh, matatapalo ka pa yan eh. Hindi, baka bumuka yung tahi mo, bawal sa'yo magbuhat. O, di, pigilan mo. Ano, Pepe? Hindi ako bumuka yung tahi? Pigilan mo bumuka. Ala. O, wali mo to. Ano, tatahiin na lang natin ulit. Awa ka mo lang. Ano, anong kulay ng sinulid ang gusto mo? Itim, hindi alata. Pabigat ka asawa ko. Anong kinain mo? Ayun. Kaya naman pala hindi ka sumipot sa derma session natin dahil dyan sa Marlo na yan. Mars, kaibigan ko kayo ni... Itong babaeng to, napakabastos. Hindi pa ako tapos magsalita, kinakausap ko, nilayasan ako. Nakikinig ako. As I was saying, mahal ko kayo ni Yvonne. Mga kaibigan ko kayo. Mars... Hindi talaga kayo bagay ni Marlon. Apat na taon ang tanda mo dun sa batang yun. Immature pa. At higit sa lahat, idagdag mo sa listahan yung tumataginting na tambay. Nakala ko ba okay ka kay Marlon? Mas okay ako kay Marlon dahil kapatid siya ni Yvonne. Pero yung para jawain mo siya, Mas naman, hindi kayo bagay nun, promise. Hoy! Huwag mo akong tulugan! Mas, kilala mo ako. Prangka akong tao. Concerned ako sa'yo. Pero yung tipo ni Marlon na klase ng lalaki na hindi sumiseryoso ng babae. Mars, 30 plus ka na. Wala ka ng panahon maglaro sa pag-ibig. You deserve a lot better. Don't settle for a gangster. Eh, bakit ba lakad ka ng lakad? At saka, bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa akin? Eh, anong magagawa ko? Inablan ako. Lalo pa kanina. Bakit? Ano yun? Hinalikan ako. Hinalikan? Mas, umabot ka doon? Edi hinalikan ka. Ba't ano feeling mo? Seseryosohin ka? Pakakasalan ka, Mimi? Mimi, gumising ka. Mimi, gumising ka! Talaga kasi ng talak eh. Day, kahapon ka lang niya i-dinate. Pinakain ka lang ng goto na in-love ka na agad. Kaya ka lagi sawi sa pag-ibig. Yung dali-dali mo ma-in-love, nakakaloka ka. Sungit-sungit mo naman eh. Tsaka mo na lang ako kausapin. Kapag natunam na yung maraming goto na pinakain sa'yo, Marlon! Tayo. Sa real estate naman, makabenta lang kayo ng isang unit ng condo. Yung commission nyo, nako, higit pa sa isang buong sweldo ng managerial position employee sa bank. Yun kasi talaga yung maganda kapag commission basis. May power ka to create your own paycheck. That's true. The other week, nakabenta ko 7 units. Imagine, 7 units. Ang galing. Congrats. Thank you. Hindi naman, alam mo, perseverance lang. At saka, tiyaga na rin. Alam mo, ang swerte ko na rin dahil yung buyer na yun, iisa lang. Siya ang bumili lahat ng units dun sa 18th floor. Isipin mo na lang, buong 18th floor siya lang ang bumili.
Madaming ganyang cases, Janine. Namimili sila ng condo units at pinahupahan nila sa mga expats. Pinagkakikitaan din ng mga bumibili. Alam mo, Janine, kaya mo yan eh. Tsaga lang. I'll try my best. Knowing you, there's no doubt that you can make it. You're a board winner. Si Janine nga to. May kasama siyang isang babae na nasa late 20s. Saka batang babae, nasa 7 hanggang 8 ang edad. Batang babae? Yes, sir. Hindi ko pa nakukumpirma kung anak nga yun. Pero base sa huli kong impormasyon, kasal na si Janine. Gibar na siya ngayon at kakakasal lang nila. Nakita mo ba kung sino yung asawa? Hindi, sir. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ko. Babalikan kita agad. Submit na kasi ako ng mga applications tapos nagawan ko in advance yung mga proposal para sa kliyente. Kaya medyo maluwag yung schedule ko ngayon. Wow, Nay! Ate po ba lahat yan? Oo, anak. Stuck natin po sa bahay. Yay! Ang dami ka lang po pagkain! Wow, chocolate! Basta kasi anak mo, hindi sa maraming grocery. Tatay ang bumili niyan, kaya mag-thank you ka. Anak, walang ano man. Aboy, sarap niyo na. Aba, eh, nandito na pala kayo. Mang. Ay, ang dami niyo na. Atay, sinubukan ko nga po palang gumawa ng takang kabayo. Ba, okay yun ah. Siguro mo kabayo na, baka pagkatapos kalabaw. Tatay naman eh, ginadoka ko. Tara po, tignan po natin kung okay. Dali lang. Asala ko. Sama ka muna, kulit eh, ha? Sige. Ama. Nay, okay po. Hoy, isa lang muna. Isa lang kami. Mabuti naman at unti-unti nagbabago yung samahan niyo ni Victor. Mas maliwalas yung mukha mo ngayon. Di tulad ng dati. Natutuwa ako at nagbabago yung samahan ninyo. Nakakaroon kayo ng pagkakataong makapag-usap. Hindi lang ito tulong para sa kanya. Tulong din ito para sa'yo. Unti-unti mo siyang napapatawad. Di ba mas maganda sa pakiramdaman? Mas magaan? Tinalaho ako ni Victor dun sa lugar kung saan ko siya din sinagot dati. Alam niyo, Mang, nung magkausap kami, kahit sandali, nakalimutan ko lahat ng mapapait at masasakit na ginawa niya sa akin. Tama kayo. Sarap sa pakiramdam. Pero panandalian lang naman ho ito, di ba? Magkakasama kami. Masaya kami ni Victor. At pagkatapos ng 3 buwan, ibabalik ko na rin siya kay Janine. Dahil siya ang totoong asawa. Ruben? Ang private investigator na hinar ng anak ko, di ba? Mas magaling ako investigador kaysa sa'yo kasi mas namamanmanan ko ang bawat kilos ng anak ko. 300,000. Siguro naman sapat na yan para baluktutin mo impormasyon na binigay mo kay Dale. Pero... Okay. 400,000? Lahat
na impormasyon na binigay mo sa anak ko, bawiin mo at baluktutin mo bago pa man magkita ang anak ko at ang babae niya. So I don't care kung magalit siya o magwala siya. Ang kailangan mong gawin ay ilayo mo anak ko kay Janine. Audrey, alam mo na papadalas yung panaginip niya at ang lagi niyang sinasabi, hinahabol siya ng mga monster. Alam mo, duda talaga ako sa bahay na to eh. Hindi pala sapat yung pagturotot namin sa buong surok ng pamamahay na ito para ma-drive away mga bad spirits. Carla, ang sabi sa akin ng psychiatrist, ang mga monster sa panaginip ni Audrey ay konektado sa takot niya. Kasi laging sinasabi ni Audrey, kailangan niya na magtatanggol sa kanya. At ang paniwala niya, papa niya yun. Nung dumating sa buhay namin si Victor, nawala yung emotional anxieties niya. Pero ngayong wala na siya, bumabalik na naman. Alam ko na. Isa lamang ang solusyon sa problema mo. Ibalik mo dito si Victor. Paano ko naman gagawin yun? Sabihin mo sa kanya na ikaw ang tunay na asawa. Ipakita mo sa kanya ang marriage contract. Hindi naman ganun kadali yun eh. Baka hindi kayanin ng utak niya iproseso yun. Janine, hanggang kailan ka magtitiis na dadamay ng anak mo? At saka huwag kang tiwala kay Yvonne dahil inaaswang na niya ang asawa mo. Alam mo, Janine, huwag lang sana dumating ang oras na pagsisihan mo ito. Natin to para mabilis ang pagaling ni Victor. Sana lang huwag kang ma-inlove ulit sa kanya. Hindi ako mai-inlove sa kanya kahit in-love na in-love pa rin sa akin ang dati kong asawa. Kung tutuusin nga, Janine, kung gusto kitang paghigantihan, napakadali lang sa akin na agawin si Victor sa iyo. Thank you.
Dapat sara ka ba ng asukal sa kape mo today? Bakit? Ganda ng ngiti mo eh. Yung ngiti na yan, oh. Seriously, gusto ko yung aura mo today. Si Janine ang asawa mo. Hindi na ako. Yvonne. Albert. It's the first day of work for this year. Dapat lahat ng tao dito good vibes. To welcome more blessings and more sales. Guys, can I have your attention? Let's have a good year for Bind. Let's exceed our expectations. And I believe 2015 is our year. So claim it and own it. Let's have a good one, guys. Bagong taon na. Pero yung expression ng mukha mo parang luma pa rin. Yvonne, life is good and it keeps getting better and better. So enjoy it. Smile. Sige. Okay. Marlon, si Yvonne. Pumasok. Ay, si Marcus. Wala. Sama ni Mamang sa talipapa. Ganun ba? Umayin na tayo, sabay tayo. Hindi lang, umayin na ako. Marlon, sana magkaisa tayo. Ba, tayos naman tayo, ah. Mabuti ang ganito lang yung usapan natin, eh. Panagtanong ka, kasagot ako. Pagkatapos nun, wala na. Kahit anong gawin mo, hindi mo na makabalik yung dati. Eh, hindi kita makuha tawagin kuya. Kasi ikaw pa rin yung dahilan kung ba't namatay ang papang. At ikaw pa rin ang dahilan kung ba't nabigyan ng sakit ng todo-todo si ate. Ano bang nagawa ko sa ate mo? Paano ko siya sinaktan? Marlon, pasensya na. Kasi kung may naalala ko, hindi ako ito eh. Hindi ako magkataka, hindi ako makaguluhan. Ano bang ginawa ko sa ate mo? Pag bumalik ang alaala mo, malalaman mo rin. Masaya ang araw ko kahapon. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Yvonne na lumabas at magkasama. Dinala ko si Yvonne sa dati namin tagpuan. Ang saya siya namin habang naalala ko kung paano ko siya niligawan at paano naman siya na-inlove sa akin. Masaya ako dahil nakita ko na naman na mga ngiti sa labi ng asawa ko. Hindi pa din siya nagbabago. Simple, maganda. Ang Yvonne na minahal ko noon, hanggang ngayon. Ilang linggo din siya ng lamig sa akin. Hindi ko yun naiintindihan. Nandito ako pero parang hindi niya ako nakikita. Nagsasalita pero parang hindi niya ako naririnig. Akala ko, pinatay na niya ang pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa kagabi, nabura lahat ng pag-aalinlangan ko at mga tanong. Naramdaman ko ang init ng pagmamahal niya. Ang init ng kanyang yakap. Ang dampi ng kanyang labi. Ang tingin sa kanyang mga mata at mga haplos na tumatagos sa aking kaluluwa. Noong gabing yun, muli kami naging isa. At alam ko sa puso naming dalawa, hindi pa rin namamatay ang pagmamahal namin.